Hello, beautiful people. Beautiful people. Kamusta na po kayo? Beautiful people. Sana po nasa mabuti po kayong kalusugan at ligtas sa anumang karamdaman po. Lagi po tayong mag-iingat, beautiful people, kasi po ang panahon po ngayon ay nakakatakot po, lalo na po sa mga virus po. Pero ang virus po ay hindi po yan tatalab po sa inyo kung kayo po ay nag-iingat at hindi po kayo mga pasaway na tao po. Pag sinabi pong bahay lang po at mamalingke, makabili, magluto po kayo ng masarap na pagkain at lalo may sabaw. At saka po magdasal. Ganun po. Hindi po yung mga pasaway kayo, palakad-lakad kayo, papasyal-pasyal, nakikipag-anuhan pa kayo dyan, kung ano-anong tumpok-tumpukan pa dyan, kung ano-ano po. Dyan po kayo, naghahanap po kayo ng mga sakit. Kaya mag-iingat po kayo. Okay, beautiful people? Dahil po, beautiful people, yung mga nangihingi po sa akin ng ano, beautiful people, yung mga mutya po o yung mga nag ano po ba sa akin ng ano tawag doon, yung pong nagpapalimos po o ano man po, sabi nga po ay nakigaya na rin po ako na mag-PM po kayo kahit hindi ko po alam yung PM na yan po. Pero beautiful people, kasi po siyempre po, hindi naman po ako tanga na ginagawa niyo pong tanga. Alam niyo po ba, kayo pa po ang galit. Una po, wala po kayong mga picture po sa inyong mga, ano po, sa inyong mga profile po. Ay hindi ko po kayo maaano po, maa-accept po. At saka, at hindi po tunay na mga pangalan nyo po sa inyong mga profile po. Yun po, kaya pasensya na po kayo. Okay, beautiful people? Kasi po, ang dami po kasing manluloko at mga scammer po ba? Yung iba po ay nakikinood lang po o kaya po naghahanap lang po ng mga bagong ideya po o kung ano-ano po, di ba? Yung iba naman po ay kahit sila po ay nakakuha na po ng mutya o ano pa po o kung saan man po ay nahandyan pa rin po. Ay hindi po ganoon, beautiful people. Kasi po, ang pinaghirapan po riyan ng tao po, panghahanting, pangmumutya po. Tapos po, hindi naman po kayo tunay na ano po, na, ay hindi ko na lang po babanggitin kasi hindi po tayo mag-ano ng masama na magsalita po ba. Totoo po yan. Tapos po, kung kayo po ay mga negosyante, beautiful people, at gusto nyo po ng mutya po. Ano ba naman yan itong parang gago? Sandali nga. Parang may ano nakalagay sa aking ano. Parang may palus yata sa aking leeg. Lul, anong palus? Itong ass ko. Yun po. Totoo po yan. Hindi ka dapat po maano po ng mga ganyan po. Kung wala po kayong mga picture po at saka hindi po tunay ang mga pangalan nyo po. Kasi po pagka nasa Facebook po o ano po, tinitingnan ko din po ang mga profile nyo po. Pero pagka iisa lang po ang inyong picture po at iyon-iyon lang din po, no? Yan po ay mga scammer po yan. At saka wala pong mga kaibigan, wala pong pamilya sa kanilang mga Facebook po. Iyan po ay mga scammer po yan. Ganyan po.
isang picture lang, anong ano, wala man lang kaibigan, wala man lang mga pamilyang ano po. Ang mga tunay po kasi sa mga Facebook po, nandiyan ang mga pamilya nila, nandiyan ang kanilang mga kaibigan, pinapakita nila ang kanilang ano, yung kanilang pagbe-birthday, ganyan po ang mga pamilya, yan tunay ang mga Facebook po. Tapos mga friends, kaya nga tinawag Facebook eh, friends. Tapos yung mga ano, wala po. Minsan tinitingnan ko, ay hindi ito taong ano, manloloko ito. Totoo po yan. Kaya marami pong mga scammer, lalo na po yung mga babae o lalaki na naghahanap po ng partner, beautiful people. Makita lang gwapo, makita lang pogi, o maganda, o beautiful, o pretty. Ah, grabihap doy. Ano na naman tong, itong ahas na to. Totoo po yan. Dahil puti, mistiso, ganun-ganun. Hayun, eh hindi nila alam, eh mga manloloko yung mga scammer yon. Kayo ang pipirahan noon. Mga isang buwan, dalawang linggo, pinirahan na kayo yung pipirahan po kayo niyan kasi yan ang mga trabaho po nila, mga scammer po yan. Tapos saka kayo pagsisisihan nyo po na naubos yung perang inipon nyo at pinaghanap buhayan nyo o kaya po ano, mga ano po kayo eh, yung ano ba tawag yan, may tawag po sa inyo eh. Kailangan po, mamimit nyo po ang isang tao, kikilatisin nyo po, halimbawa po, kung hindi po siya scammer, kailangan po, kung nahandyan po sa inyo, ay maganda yung aksidente nyo po siya nakilala. Tapos po, kilala mo kapatid niya, mga kaibigan niya, mga magulang niya. Yan po yun. Yun po ang mga tunay sa mga partner-partner. Pero kung nakilala niyo lang sa Messenger, sa Facebook, sa YouTube, kung ano-anong etc., buisetra, ay hindi po yun, beautiful people. Kakwartahan lang po kayo niyan. Gagatasan lang po kayo niyan. Kakapihan lang po kayo. Ah, may hirong paggatas na, may kapi pa. Hoy, tumigil ka nga dyan. Puro katarantaduhan eh. Totoo po yan. Sinasabi ko, beautiful people. Okay? Kahit po ako po ay palatawa at palabiro po. Pero may mga laman po ang mga sinasabi ko po. Totoo po yun. Kasi po, kailangan po lagi lang tayong good vibes po. Lagi lang tayo nakatawa, nakangiti. Dahil sa panahon po ngayon ng pandemya po ba? Ay kailangan po maging matatag po tayo, maging alisto, ganun po, kumain ng wasto at matulog po ng husto, minum po ng tubig, yan po ang pinakamasarap sa buhay po natin, magpa-fresh air, ganyan po, pasyal-pasyal, ganyan beautiful people. Dahil sa panahon po talaga ngayon, lalabas ka, hindi ka makalabas dahil wala kang bakuna, talagang nakaka-stress po yun, di ba? Gusto mong mamalingke, hindi ka makapamalingke dahil wala kang bakuna. Kaya stress po talaga, pero manood lang po kayo sa aking mga video po, sa aking channel po, kayo po ay tatawa na, magkakamutya pa po kayo ng kalikasan po. Pero mayroong nagtatanong sa akin, ma'am, ano po ba ang dinadasal o inoorasyon po para po umasenso o dumugin po ang aking tindahan, ma'am? Kasi po, meron po kaming tindahan, ma'am, at saka po, yung damitan, yung sa mga damit po, isa ngayon kasi, aywan ko lang, beautiful people, kasi pag sa damitan po kasi, ang mga tao, ang inuuna, ang pagkain ngayon eh, mas maganda po ang negosyo nyo po, pagkain. Pagkain, kaya po, tubig, mga gasol, ganyan po. Mga gadget, yan po ang pinaka-the best po na mga negosyo po. Pero sa damit po, kahit pabalik-balik po ang inyong damit at malinis lang at nilabhan nyo po at tinahi nyo po ang mga butas, ang mga sira po, pwede po yan. Ganoon po ngayon. Wala na po gaanong nagsha-shopping. Paano ka magkapag-shopping, beautiful people, o magsuot ng magarang damit? Eh, kadalasan po ang lockdown, kadalasan lagi ka lang sa bahay. Kadalasan, hindi ka na umaati ng mga birthday, o kaya mga party, o mga okasyon, o mga piyesta. Ganyan po, wala na po kasi eh. Kasi nga, beautiful people, pandemya po. Hindi po mahalaga ang mga gamit po sa sapatos, bag, o ano po. Wala po eh.
Ang mahalaga po ngayon, beautiful people, kung kayo po ay mga negosyante po, mga pagkain po. Mga tindahan, ganyan po, pagkain. Yan, mga lechonan, chicken, kung ano-anong ihaw-ihaw, o kaya po, mga barbecue, mga ganyan po. O kaya po, ano pa bang mga, basta mga pagkain, beautiful people, kung ano yung madalas kainin ng mga tao po. At orderin mga pizza, mga tinapay, mga ganyan po ngayon ang mga negosyo, beautiful people. Pero siyempre, beautiful people, ganito po ang gawin nyo kung kayo po ay mautak po, kayo po ay sigurista po, o kaya po ay kayo maabilidad, beautiful people. Kapag po kayo nagtitinda po sa online, kailangan po, bayad po muna nila bago po sila o-order, bayad po muna. Para po pag i-deliver po, yung deliver nyo po ay bayad. Kaysa naman po magluto po kayo ng sangkaterba po at i-deliver nyo po doon sa mga ano po na ma-order. Eh, yung pala'y mga scam pala po yun. Tapos, nalogik po kayo, pati yung driver, naghago-hago, nagkapoy-kapoy. Ano ba tawag kapoy-kapoy at hago-hago? Nagpagod-pagod po ba? Ka-deliver po. Tapos pagdating doon, hindi pala yung address na yon at hindi naman pala yung ano na yon, yung tao na yon ang umorder, kundi na-scam po kayo, naloko po kayo, mga taong mga tarantado po talaga, 'di ba? Oh, ang niloto niyo na bankrupt, nagsara ang inyong mga restaurant po. Ganun, beautiful people, kasi po dito po tip ko lang din po, dito po kami po ay umuorder po nasa credit card o kaya po nasa ano po yung sa Visa card po ba? Ganyan po. Bayad na po sa cash. Ganyan po. Para alam po nila, ito ay umorder. Pero titingnan nyo rin, beautiful people, kung itong tunay na umorder po, halimbawa po, yung credit card at Visa card na yon ay nasa pangalan po ng taong yun, tatawagan nyo po mismo. Ibigay ang telepon, ibigay ang address, ganyan po. Tatawagan nyo po. Ganoon, kung talagang sila po yun. Tapos, hindi naman po yan magagalit kung sasabihin nyo lang po, sorry po, gusto ko lang po makasiguro po kung talagang ito po ay address nyo po at ito po ay telephone number po. Para po hindi po magkaligaw-ligaw ang aking mga trabahador po, ang aking mga rider ba tawag dyan sa inyo? Yung mga service nyo po ba? Yan po. Totoo po yan, kasi po sa dami pong manluloko, beautiful people, araw-araw maririnig nyo po yan sa radyo, sa TV po. Kaya mag-iingat din po kayo para hindi po kayo mabankrupt, beautiful people. Tapos po, yung iba naman po, dahil sabihin wala kaming credit card o ano, yung cash, o di sabihin nyo lang ay pwede po ba ma'am o sir, kayo na lang po ang pumunta rito, kayo na lang po ang umorder. Ibigay nyo, ganun po ang cash, ganun po kasi. Kasi po may mga tindahan po, may mga restaurant po na hindi sila tumatanggap ng credit card at hindi din tumatanggap ng mga ganyan po, ang gusto nila cash. Ang iba naman po, ayaw nila ng cash, pagka diniliver, doon na po babayaran, ay ayaw po may mga ganyan po, ay hindi rin po. Ang gusto nila po sa Visa card o credit card po, binabayaran. Tapos kinukunik na po kagad yan, inaano na po kagad yan yung pagkabigay po ng kanilang credit card po, no, minaminus na po kagad nila yan kagad. Madali pong malaman na ito'y tunay o hindi po. O kaya ito'y fake na Visa card o credit card, mga hindi, walang laman ang credit card o wala na po talaga. Yun po, para hindi po kayo ma-scam. Ganoon, beautiful people. At saka, kung kayo po ay order ng order po ng mga Visa card nyo po, credit card nyo po, at sangkaterba pala ang laman ng pera nyo po doon, ay wag na wag nyo pong yung birthday nyo po ba, yung halimbawa po, birthday nyo po, no? Tapos nag-withdraw po kayo. Malalaman po yan dahil sa mga birthday nyo po. Tapos yung birthday nyo po, inanyo nyo po sa Facebook o sa YouTube po, no?
inano po yan, yung tinandaan po yan ng mga tao, ah, ito birthday niya tong ganyan, tapos may makuha siya o ano po ba, ano tawag nun, makopya po ang inyong credit card o mga bank nyo po, no? Dahil sa birthday nyo po, ganito po, no? Hayun, nalaman po ang inyong mga ano po, ganun po kasi beautiful people, karamihan po yung mga ganyan eh. Pagka kayo po ay nag-ano po ng mga, ano nyo po, mga bank konto nyo po o kaya bank credit card nyo o visa card nyo po, huwag nyo pong ipapa ano po ang inyong number po ng inyong mga birthday nyo po. Dahil madali po yan makuha at ma-withdraw po ng ibang tao po. Kahit kapitbahay mo po yan, kahit kaibigan mo po yan, kahit kapatid mo po yan, pwede nilang withdrawin po kasi alam nila ang konto mo po, yung number mo po, yung account mo po ba? Kasi konto po kasi tawag dito, yung account nyo po. Yan lang po ay tip ko lang, beautiful people. Para hindi po kayo ma-scam, hindi po kayo mawala ng pera po, o ano-ano po. Kasi po, karamihan po kasi ang nilalagay po ay mga birthday. Ganoon po, ibahin nyo po. Huwag nyo pong isipin na birthday ko ang ilagay kasi madaling matandaan. Yan din po ay madaling matandaan din po ng mga scammer po. Totoo po yan, beautiful people. Kung kayo po ay mag-iingat po o kayo po ay wise, ibahin nyo po. Huwag po ang sarili nyo pong birthday ang inyong ilalagay sa inyong ano po. Sa inyong bank account. Ano ba tawag doon? Yung bank card nyo po. Kasi yan lang po ang tip ko po.